talaga itong mga D-digits gawain kasi nila na tumanggap ng bayad o magbayad. Kaya ngayon, ibinibintang po nila sa kapwa nila. Ito lang ang masasabi ko. Pagka bayaran ako, mamatay na ako ngayon. Pero lahat ng mga bayaran, mamatay na kayo. Ako, di ako natatakot mamatay. Inuulit-ulit ko yan. Pero malulungkot ang pamilya ko at sana huwag mapariwara pamilya ko pagka namatay ako. Sana para hindi natin matulungan si Maharlika, huwag nyo na pong puntahan yung kanyang channel. Huwag nyo na pong puntahan yung kanyang page. Kasi may mga nagsesend pa ng link sa akin, kaya tuloy makiklik natin. At the moment na i-click po natin yan, nakakatulong na po yan sa engagement ng kanyang channel. Ngayon, kung gusto nyo talagang panoorin siya, ang gawin nyo, puntahan nyo sa using desktop, tapos yung channel niya, i-right click nyo, copy link, download the video. Nang sa ganun, hindi talaga makatulong sa kanya yung pagpunta nyo doon po sa kanyang mga video. Kasi kung gagawin nyo po yan, parang sinusuportahan nyo po yung kasinungalingan itong si Maharlika, katulad po ng mga binabanggit ng walang hiya, demonyita at hinayupak na itong si Maharlika. Bayad sa hitman o sila mismo ang hitman at kapag na-target nila ako ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Ano ka ng tenting na yan? So, napag-alaman natin mga kababayan, ako, Maharlika, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs. Nako! At may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at kung hindi ba naman tatanga-tanga talaga ang mga nanonood dito kay Maharlika. Napaka the statement of Maharlika reveals na napakasinungaling niya. Una, sinabi niya, napag-alaman niya o hindi niya alam, either ordinary passport or diplomatic passport ang gamit. Ibig sabihin, legal yung pag-entrada sa Estados Unidos. Ngayon, alam nyo ito lahat. Probably, lalong-lalo na kayo nasa Estados Unidos. Hindi ka makakalabas, pasok sa Estados Unidos nang meron kang malaking dala ng pera nang hindi mo ito dinideklara sa kanilang imigrasyon. Ha? Kaya nga si Pastor Apollo Quiboley, nakasuhan ng money smuggling, di ba? May kaso si Pastor Apollo Quiboley dyan sa Estados Unidos pagdadala ng pera na napakalaking halaga. Tapos palalabasin ito si Maharlika. Yung ating PCO chairperson, merong dalang malaking halaga at para ipapatay siya. Anong uri yan ng pangangatwiran, Maharlika? Huwag mong tangahin kasi ang mga hinayupak mo na rin mga manunood. Idamay ko na kayo, mga hinayupak kayong mga manunood kayo. Kasi bakit? Dahil sa inyong mga hinayupak din kayong mga manunood kayo, na mga tatanga-tanga kayo, mga utu-utu kayo, pumikita itong si Maharlika at nasisira ang gobyerno po natin. Ha? Wala namang basihan lahat ng sinasabi nito. Pulburonic video. Ano yon? Ang tagal-tagal na nga nilang hinahamon. Kina-challenge ang mga ito. Ako, sa ikalawang pagkakataon, sinabi ko na to doon sa isa po nating page at channel. Bali, apat na channel na. Yung page ko nung nakaraan, isasara ko sa ka-channel. At itong pinaglalayban ko, ito po na yung pinaka-main page ko. 129,000 followers po ito at saka 30,000 plus subscribers. Isasara ko rin ito kung ilalabas nila ang video ni Pangulong Bongbong Marcos na ito ay gumagamit ng illegal na droga. Dahil napakasinungaling nitong si Maharlika. Pero alam mo, Maharlika, kung hindi totoo yung sinasabi mo, eh sana ikaw masunog na sa impyerno yung kaluluwa mo sa kasalukuyan. Masama ang mag-curse sa tao. Pero wala akong pakialam. Kasi masamang tao din naman ako. Hindi ako nagpapakabanal sa harapan ng mga kung sino-sino. Ha? Makikita tayo, Maharlika, eventually sa impyerno eh. Pero alam mo, Maharlika, ikaw baka pati si Satanas hindi ka tanggapin eh. Dahil baka matakot sa iyo si Satanas eh. Bakit? Eh dahil sa kasinungalingan mo, eh yung si Satanas, di ba sinungaling din yon? Eh mahigitan mo, nakanangteting ka, napakasinungaling mong hinayupa ka. Na-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita. Ni-report na kita sa dito sa Amerika ngayong araw. Sabi niya, dito sa Amerika. Hindi ko lang makipakita sa inyo yung video, mga tol. Naka-download po ito. Hindi po ako nanonood sa YouTube niya. Yan. Hindi ko makipakita. Sabi niya, dinudut-dut-dut niya ng ganun. Alam niyo yung nanonood kayo ng Harry Potter, di ba yung mga pandut-dut-dut-dut sila doon? Baliw na baliw ang datingan itong si Maharlika. Naka-nanteteng
Inireport ko, mga kababayan, ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga possible niyang, mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ang pangalan, pero mahaba ang lista. Hindi babanggitin ang pangalan. Bakit? Wala ka namang mababanggit na pangalan kung hindi yung identified mo lang na PCO chairperson. Tahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin, mga palangga, na impormante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay... Pati yung tumutulong sa kanya, tinawag pang ahas, baliw talaga. Kung meron mang tumutulong sa kanya, kung meron mang tumutulong sa kanya, tawagin pang puting ahas, anak ka ng teteng ka, maharlo ka, mag-isip ka ng tama, baliw ka na talaga. Nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Oy, maharlo ka! Paano sa daming pinadala? Ibig sabihin, isa dosen-dosen ang kasama nung PCO chairperson. Napaka-imposible talaga nung sinasabi ni Maharlika, ginagawa niyang tanga yung mga hinayupak din niyang mga manunod. Sige lang, inaasar ko lang to si Maharlika, mga tol, ha? At syempre, baka sabihin kasi ng mga hinayupak niyang mga manunod at tatanga-tanga, gumagawa-gawa ka lang ng kwento dyan. O ito yung mga katangahan. Pagpapakita ito ng ebidensya na gumagamit itong si Maharlika. Ang tanong, mga tol, ano kayang droga ginagamit nito? Kasi si Rodrigo Duterte gumagamit ng droga, yung fentanyl eh. Ito kaya si Maharlika, para saan kaya? Para sa kabaliwan. Man, si Melquiades ba? O kung sino pa man? Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa... statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga... Sige nga, magpakita ka nga na kahit data entry man lang. hindi ka nga makapagpakita ng ebidensya, puro paglulubid ng kasinungalingan niyang ginagawa mo, marlo ka. Like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba dapat nasa mga pamilya natin tayo? Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon? Mag-hire ng hitman? At kung ano pa man? Ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, explain ko ito, mga palangga. Kasi isa dun sa mga question, yung suspected, you know, yung ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So inilitan niya ko doon. Pinapakita ko sa inyo, mga talong sinapakita ko sa report na napag-alaman ko galing ito sa informante ko sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin si na is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So pinakita ko yung mga pictures namin, sabi ko I was their supporter. I supported them since 2015. So pinakita ko lahat yung information na Duterte supporter ka naman talaga. Nagpanggap ka lang na Marcos loyalist. Pero sa totoo lang, mga tol, ito kasi yung produkto ng bitterness. Ito yung mga umasa sa posisyon para sa kanilang sarili o para sa kanilang mga kaibigan, pero hindi nila nakuha. Kasi alam naman natin ang pamantayan ni Pangulong Bongbong Marcos, sobrang taas ang standard nito pagdating po sa serbisyo publiko. Unang-una, sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat ikaw yung pinakamagaling. Meron kang malasakit, willing kang maglingkod, at masipag ka. O, wala yun sa katangian nitong si Maharlika. Wala yun sa katangian ng mga kaibigan nito. In-invite nila ako sa kasal, picture lahat, isinalansan ko po sa police blotter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika. Walang kaaway. Anak ka ng teteng ka. Yung pinagkakautangan mo, siyempre, kaaway mo na yun. wala namang problema sa pagkakautang. Ako, marami akong pagkakautang. Pero binabayaran ko.
ikaw si Marlo ka, hindi nagbabayad ng pagkakautang to. Walang iya. Ang gobyerno sa Pilipinas na kinikritisize. Ay, naku, Marlo ka. So, ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala itong mga taong to. At na-amaze, you know, yung nag-asikaso sa akin na polis, na-amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya. Hindi ko na nabubuhang na sinasabi ko, kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I'm back home. Baka ako naman mapagkamalan yung baliw, mga tol. Hindi, ginagaya ko lang yung mga dati nga niya, mga pambubola niya sa kanya mga tangahanga. Da-da-da, lahat inipinilawanag ko, mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance. Yan, tala lang ha. Kunin ko nga yung aking panduro. Lagyan natin ng panduro. Kasi may panduro siya, oh. Yan. Ginagaya ko lang sa video niya, mga dola. Nakikitili nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na akala mo yung buwaka ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr. Akala ninyo ang drama nila ay baala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng... Nakakatawa to si Marlo ka, ano, mga tol. Sa bagay, very gracious naman ang pag-uugali ng ating mahal na unang ginong. Eh. Hindi nga siya pinapansin ito, mga tol. Tayo lang ang nagbibigay ng atensyon dito kay Marlo. Ay, nako. Pero sige, ituloy natin yung sinasabi niya. Ituloy lang natin. Julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman. At sinabi mo na yung kanina, inuulit mo na naman. Kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, okay, ng mga polis, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, ha? Kahit First Lady ka, inireport na kita sa immigration. Inireport ko na lahat ng mga posible mong alipores. Inilitanya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, okay, na gumalaw ang mga kademonyohan ninyo. Recorded ito. Ito, naririnig. Recorded ito? Bakit? Alam naman na hindi recorded. Nasa YouTube ka. Ginagawa mo talagang tanga mga manunood mo. Marlo ka, nauubo, nananakit na yung tiyan ko sa kakatawa dito kay Marlo ka. Hindi ako napipikon sa kanya, mga tol. Sa totoo lang, pinatawanan ko lang ito. Pinagbibigyan ko lang din yung mga nagre-request na itopic natin siya. At ano ba yung mga masasabi natin later dito kay Marlo ka? Sige, tuloy muna natin. Yung mga sinasabi niya, mga tol, ugali yan ng adik. O, di ba? Yung dating pangulo, ang hiling magmura nun. Pala gumagamit ng fentanyl. Alam nyo ba kung gaano kalakas ang fentanyl? It is more 20 to 60% more potent. Pag sinabing potent, yung lakas po iyon ng drugs than heroin. Ng buong bansang, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo, nung, you know, kinausap ni Smugs si Taberna para kasuhan ako, di ba? Kaya kasuhan ako din sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buwakang inang babaeng yung hayop na yan. Na dapat bukasan nyo na, Pilipino. Nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, you know, punishable here in the U.S. You know, actually, stalking is punishable here in the U.S. Mga taga Estados Unidos, ano pong batas yung sinasabi nitong si Marlo? Gumagapang kayo pa ilalim,
Okay? Ine-report ko na kayong lahat. Ine-report ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posibleng gagamitin Lisa Smugs. Akala mo kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Pwes, hindi mo mabibili ang lahat ng dito sa ng tao dito sa Amerika. At ano, magpapadala ka dito ng hitman? May bitbit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Ha? Akala mo magwawagay ka, buha ka ng ina ka. Dal oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi. Ano ka ng bete? Mga kapwa mo demonyo magpapapatay sa'yo. Bakit mo idadamay si First Lady? Hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas, which ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pwes, Lisa, hindi ka makakaligtas. Pamali-mali ka pa. Anong lilipad pabalik ng Amerika? Nasa Amerika sila, babalik sila dyan. Tanga ka rin talaga. Pamali-mali ka rin eh. Tuloy tayo. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa krimen na gagawin mo? Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Pinagaya ko lang mga tol yung nakikita ko sa camera. Sabi ko kasi ilulubog kita sa Monoy. Hindi ko hahayaang magwagi ang kahayupan nyo ni Kuting at sampo na mga smuggler at polboronic mong kasabwat. Para gayang-gaya na. Nyo, mga kababayan, may pinalabas sila na itong nahulihan ng pangpa-jarbog na si Amit Chandiramani na may property ayan, dito sa Malibu. Hindi ko ngayon na may top 5 yung headband eh. Maaring what yan ay may mga contact dito na mga tutorials sa Amerika. Ano ka teting ka, Marlo ka. It's okay. Walas lalabanan kita. Lalabanan kita. Wala man akong billion pesos. Wala man akong pera, mga kababayan. Pero lalabanan ko sa katotohanan. Lalabanan ko sa tama yung hinayupak na babaeng ito. So ngayon, mga kababayan, yan, dahil galit na galit sila sa akin, dahil na ilalabas ko yung mga impormasyon ng pagnanakaw nila. Okay, so much okay? For that. Reaksyonan natin yung mga sinabi nitong si Maharlika. Alam niyo, lahat ng sinabi ni Maharlika ay pagbubulid po, paglulubid po ito ng kasinungalingan. Ano? Unang-una, sabi niya, nag-send daw ng tao si First Lady sa Estados Unidos. Sa tingin ninyo, kung magse-send man ang isang taong na pinagbibintangan itong si Maharlika ng papatay sa kanya, taong gobyerno? Napaka common sense naman yon, Maharlika. Pangalawa, sabi mo, diplomatic or ordinary passport. Hindi magiging diplomatic passport ang gagamitin dyan ni Robles ba yun sa PCSO? PCO or chairperson lang siya. Hindi siya representative ng ating bansa kapag ka pumunta sa ibang bansa. Pangatlo, napakarami daw dalang pera. Sa tingin mo, Estados Unidos papahintulutan na magdala ng napakaraming pera sa kanilang lugar kung wala itong legal na basihan? Paano ipapaliwanag ng mga taong sinasabi mo yung pera na yun na napakalaking halaga na dinala dyan para ipapatay ka? Lahat ng mga sinabi nitong si Maharlika, ang purpose lang nito mga tol, engagement dito po sa social media. Kung hindi po lumalaki ang engagement niya sa social media, titigil po ito. Kapag ka walang nanonood dito kay Maharlika, titigil po iyan sa mga content na katulad ng ganito. Kasi wala na siyang pagkakakitaan, wala na mga nabuhay ito si Maharlika sa Estados Unidos. Hindi totoo yung sinasabi nilang maraming negosyo ito. Wala po yung negosyo sa Estados Unidos. Ang ginagawa pong kabuhayan ngayon ni Maharlika ay katulad ko, vlogger. Ano? Siya po ay full-time vlogger. Every now and then, nagla-live siya, syempre, para po kumita. At kung titingnan niyo po yung kanyang channel, pero I hope, huwag niyo nang puntahan, makikita niyo po doon yung number of views. Doon sa pinapakinig ko po sa inyong video, mga tol, ito, itong particular video na ito na ipinaparinig ko po sa inyo. Natatakot sila sa video, sabi ni Mickey Bad Girl. Kung di ka... Yung video na yan,
Sa ngayon, nung kinuha ko yung link niyan dahil may nag-send sa akin, nakita ko na ito ay almost 300,000 views. At alam nyo ba kung magkano ang kinikita sa YouTube ng 1,000 views? Kapag ka hindi po limited, ibig sabihin, pwedeng mapanood ng kahit sinong tao, malaki po ang makukuha nitong monetization. $2 at least. Sa 1,000 views, meron po itong $2. Kung 300,000 views, ito pong video na pinanood ko po, pinakinig ko sa inyo, magkano po yon? 15,000 para sa 300,000 views times 2, 30,000 pesos. Isang video pa lang yon, mga tol. Sa isang buwan, nakakailang video siya? At least 31 na video. I-multiply nyo po yung 30,000 pesos sa 31. 30 times 31. Ilan po yon? Mga nasa 900. Di ba? Tama ba? 90. 900. Ganun kalaki. Almost a million ang kinikita po nitong si Maharlika ngayon. Hindi ako naiinggit dyan. Sinasabi ko lamang po sa inyo, kasi ang katotohanan, hanggat kumikita itong si Maharlika sa ginagawa niya sa social media, magpapatuloy po ito sa paglulubid ng kasinungalingan. The latest kasinungalingan na sinasabi niya ay pinopulti niya na naman ito pong kasalukuyang gobyerno na meron daw pong di umano'y nag-suicide at dahil daw po ito ay pinressure, again, ni First Lady Lisa Marcos. Anak ka ng teteng ka, hinayupa ka talaga, Maharlika, sa paglulubid ng kasinungalingan. Lahat na lamang ng kaganapan, isisisi mo kay First Lady Lisa. E baka yung panganganak ng mga na-jauntis dito, e isisi mo rin kay First Lady eh. Pati yung mga katarantaduhan ng ibang tao, isisisi mo rin kay First Lady. Pero ano ba talaga ang pinaghuhugutan sa huli nitong si Maharlika? Bitterness. Ano, bitter na bitter ito sa mga nangyari sa politika. Kasi hindi nila nagawa yung ine-enjoy nila sa nakaraang administrasyon. Marami tayong mga impormasyon na ang nakaraang administrasyong Duterte, eh talagang nagpakalat ito ng pera para i-build ang imahe ni Rodrigo Duterte sa harapan ng publiko ng mga content creators. At kasama na dyan yung pagtatanggol doon kay Rodrigo Duterte. Ngayon, hindi nila tinatamasayan kasi ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga ganyan. Pagka may PBBM vlogger na bayaran, pasensya na kayo. Pero sinosigurado ko walang binabayaran si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit humihingi ako ng pasensya? Kasi mamatay na yung mga bayarang vlogger eh. Lagi kong sinasabi rito yan eh. Para mapatigil itong si Maharlika, meron lamang tayong dalawang opsyon. Ano yung dalawang opsyon na yan? Huwag nyong puntahan, i-block nyo si Maharlika. Huwag nyong i-share kahit kanino kung ano ang mga sinasabi niya. Kasi the moment na i-share nyo sa akin yan, maku-curious ako. May mga mag-share din sa akin, ganito sinabi ni Maharlika, matatapik ko. At every time na natatapik natin si Maharlika, nakakatulong yan sa kanyang engagement. Every time na nag-i-input tayo ng mga letra ng pangalan niya, nakakatulong yan kay Maharlika. Yon ang katotohanan dito sa social media. Kaya please mga tol, sana ito na yung huling pagkakataon na iko-content ko si Maharlika. Makailang beses ko na itong sinasabi eh. Kaso lang napapaulit-ulit tayo sa pagkukontent sa kanya kasi paulit-ulit din kayo. Pag pinakita ko sa inyo yung inbox ko, ang dami nagsesend sa akin about Maharlika. Huwag nyo na pong gawin yon. Huwag nyo na po siyang pansinin. Baliw na po ang tao na ito. Baliw na po ito. Merong magandang shared post itong si puntahan natin. Nakalimutan ko lang. Maganda yung observation niya kay Maharlika. And I suggest ganito po yung gawin nyo sa kanya. Patulad din po ng ginawa nitong tao na ito. Wami, ano ba yung pangalan ng Facebook page na yon? Sandali lamang at eto. Ay, hanapin ko lamang muna yung... Saan ko ba nakikita yun? Sandali lang mga tol ha. Wami Sandy ba yun?
Naku, bigla akong hindi makita yung saan ko ba senior yun. Puntahan natin ang groups. Dito tayo, hanapin natin. Kasi maganda tong observation niya kay Maharlika. Sinabi niya rito, isang beses niya, ito si Yayam pala. Yayam Dizon. Ano? Ito po ay isang certified public accountant. Nakita ko po dito sa kanyang... Saan ko ba nakita yun? Basta, pagkakaalam ko, certified public accountant siya, political, mahilig siya sa politika. Oh. Sabi niya dito, content natin to, Yayam Dizon, to Maharlika, I just checked your blog to see for myself and what some netizens are saying about your expose. Quite frankly, I wasn't so surprised because I've seen a few women like you. A few bitter women like you who personifies the adage, hell hath no fury for a woman scorned. It's totally useless and unproductive to argue with you because you have no shame. You don't follow social norms and etiquettes. And you're so uneducated to even understand the basics of broadcasting, journalism, and even responsible use of social media. You always call First Lady Lisa Marcos as ahas, snake, etc. But guess what? Only lunatics and fellow bitter guard like you would believe such a thing. FLLAM definitely has class and education by not responding to any of your provocations. Sana gayahin po natin si First Lady Lisa Marcos. Ano? Ako, sa totoo lang mga tol, kung hindi nyo nire-request sa akin, hindi ko na itatapik ito si Maharlika. To be honest with you, ang daming nanonood sa atin. No? Pera ito. Every now and then, itatapik ko si Maharlika, pera ito para sa akin. Pero hindi nakakatulong eh. Kaya sana this will be the last time na tatapikin natin siya dito po sa ating programa. Traits that you don't have an iota of. Now, you threaten the president and his government with showing a video where PBBM or Kuting in your reprehensible vocabulary was using cocaine. My God! When will you stop your lies and modus operandi? Lies after lies after lies after lies. Do you actually believe that lies, if repeated many times, can become the truth? Can become truth? No, sorry. It does not work that way if you are referring to a president who has shown nothing but consistency in being decent, kind, generous, professional, and patriotic. If you and your cabal do really have anything against the president, by all means, bring it out. Absent any proof of this video or any evidence to prove your allegations, please vanish forever. Our country is not lacking in jesters and lunatics. I assure you, your absence will not be missed. And wait, please bring your paramour, Attorney Bitter Este Glenchong, with you. P.S. And this is the most important thing dito na dapat nating tandaan mga tol. This will be the first and last time that I will be commenting about you because my friends might call me a fool for even wasting some words with a fool show. O, diba? Tama yung sinasabi nitong si Yayam Dizon, mga tol. Huwag nating pag-aksayahan ng panahon itong si Maharlika. And I hope this would be the last time na itatopic natin siya dito sa ating channel. Regardless, kahit anong sabihin niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating First Lady Lisa Marcos. Kaya muli ako nakikiusap sa inyo, mga tol. Sa mga nagpa-private message sa akin, huwag na huwag nyo nang isesend ang mga information about this person. Except, kung itong si Maharlika ay talagang umuwi dito sa Pilipinas at dahil may kinakaharap siyang kaso, maaresto siya ng ating authority. And that will be the time na sana sama-sama nating i-content ang kawalanghiyan nitong si Maharlika. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol.